No, ang dami ni ng Diyos, God is aiming us to level up our faith, not to live not according to the pattern of this world, but to the pattern of Christ's likeness. Nako, no? Kaya nga, conforming life in Christ. Pag sinabi mo natin conforming, ibig ko sabihin, iayon natin ang ating buhay kay Kristo. We are no longer living in this place. We are already aliens. Sabi nga, no? Foreign Jew na tayo rito. Ang ating citizenship is in heaven. So dito pa lang, we need to practice, no? And we need to admit that God wants us to grow in our faith. Kaya nga po ang verse na ito ay nire-remind tayo how we level up our faith and take the three important truth in this life that we have in order to conform our life in Christ Jesus. May mga bagay po na dapat natin isipin at alamin at dapat natin tanggapin. Unang-una po, no, that I am a child of God. We cannot conform our life to Christ unless we give ourselves. Or we can say that I am a child of God. Pag sinabi tayong anak ng Diyos, ibig sabihin, hindi na tayo rito nakatira. Saan pa nakatira ang Diyos? Dito sa mundo, no? Nasa langit na. So, dito po, kung tayo mga anak ng Diyos, tayo po hindi na tayo taga rito. And yan, kasabaga, ang tunay nating bansa ay Pilipinas, hindi naman tayo rito sa UAE. Pero makita natin karamihan sa Pilipino, para dito na sila nakatira. Diba, no? Ayaw ng buwi. Maging mga lingkod ng Diyos, di ba, no? They are, sabi nga, comfortable to serve God in this place. And a lot of people na makita natin, pero there is a destination still. Upon expiration of our, sabi tayo, contract or visa, uwi at uwi tayo. Mali ba, nabigyan tayo ng golden visa. Pero ang golden visa natin sa Panginoon. So, always think that we are a child of God. No, tayo mga anak ng Diyos. We need to enjoy what life here on earth. We need to enjoy what God wants us to enjoy in this life. Second things, no? I am alive in Christ. Pag tayo nabuhay, yung buhay tayo kay Kristo, we cannot conform our life to the pattern of this world. Atin yung desire. Po, andun po yung sinasabing eagerness to know Him more in our life. To see to it that the light of God is shining unto us. And third things, syempre, when we accepted Christ as Lord and personal Savior, we say, I am a new creation. Iba na ako eh. Diba? Hindi na ako si Cesar nung araw na mahihayin ngayon, si Cesar na makapal. Ibig sabihin, sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na naiyang mag-share. Hindi ka na may ipakita na ako'y anak ng Diyos. Hindi tayo naiyang makita na ako'y nabubuhay kay Kristo na. Kaya nga, sabi nga, I have crucified, di ba? I have crucified in Christ, nevertheless, no longer I live, but Christ lives in me. So it is Christ who lives in us. Kaya nga po, ito yung tatlong katotohanan na dapat ating malaman when we become knowing Christ in our life being as Lord and Savior. That is why conforming life in Christ is a result. No, kapag ganito po ang ating pananaw, it will result what we call transformation. Pagbabago. Pero pagka hindi po ganito ang ating pananaw, wala pong mababago sa ating buhay. If we are still looking upon to these good things of this world, hindi po tayo mababago kasi lagi tayo nakapokus sa lahat ng bagay na nakapalikot sa atin. No? So, kaya nga po, if all these truths or three truths in our life na makikita at lagi natin nilalagay sa ating isip, magkakaroon po tayong sinasabing transformation. That is why conformation life in Christ is a result of transformation. Kapag ka po tayo nakiayon sa buhay, inayon natin ang buhay natin kay Kristo, magkakaroon tayo ng pagbabago. Po, pag sinabing transformation, hindi lang tayo nire-reborn kasi baga yung butas ba, nire-reborn lang siya, no? Yung thread para pumasok lang yung screw. Pero talagang binago na tayo. And transformation is not just a core value of a church, but a core value of each individual Christian life. It is the individual changing in our life. Kaya nga po kami mga pastor, we cannot change you. Even the message that we are here worshiping here in this place, we cannot change you unless po, if these three things na po ang nagmamanifest sa atin, magkakaroon ng transformation sa ating buhay. Kaya nga po,
Also, this is what God's intent for each and every believer being a follower of Him. We need to keep continuous learning and keep growing in faith, as well as keep changing our whole life long because we are representing our Lord right now in this world as we walk according to His will. No, hindi na tayo ang pinipresent natin sarili, ang Panginoon na. Dapat ang Panginoon na nakikita sa ating buhay. We are representation po sa Magalaw, we are the ambassadors of Christ. Pag sinabing ambassador, taga-present ka, parang ambassador natin sa Pilipinas, siya yung representative ng Pilipinas. No? Kaya nga tayo, we are called as ambassadors of Christ. We are the representative of Christ in this world to win them for Christ. Kaya nga po, kapag doon tatlong ito, nandun po sa ating buhay, nasa ating isip, ako'y anak ng Diyos, ako'y namumuhay kay Kristo, at ako'y bago na. Magkakaroon ng transformation or regeneration ang ating buhay. That's why we need to keep learning and to keep growing and keep changing our whole life po, long because our Lord Jesus Christ, yung po ang representative natin dito sa mundo. But it is the journey that will complete only when Christ returns. So until that time, we are all works in progress at this moment. Sa ngayon po, talagang nandun pa eh. We cannot be say totally I am already transformed. Kasi pag talagang totally transformed ka na, balal ka na, righteous ka na sa paningin ng tao, you don't need to come to this place. Don't need to pray, don't need to read the Bible, study. Kasi balal na ako eh. Ano pa babagoy ng Diyos sa akin? Patuwid ako sa Panginoon ng tao, but every day, day by day, no, sabi nga ng awit, nung team namin sa Saudi, day by day, I walk a little closer to the Lord. Araw-araw, unti-unti tayo lumalapit, lumalakad ng palapit sa ating Panginoon. Kaya nga po, transformation is a process. It's a changing lifestyle as we live in this world. Po? That's why, makita natin po, no, this passage, always we hear all these things. Sometimes, probably yung iba, memory na itong 1 and 2 ng Romans na ito, lagi natin naririnig. Pero the point is there any transformation happen in our life? Minsan kasi ang mga tao po, no, lalo pagka sinabing simbahan ay magandang place. Ito bahay, hindi naman kayo simbahan ito, bahay-bahay lang ito eh. Magaganan eh. But they don't understand because probably, they don't know that they are a child of God. If we are really a child of God, whenever places, sabi nga, where 2 or 3 gathering in His name, God is always in the midst of them. Diba? Kapag kayo nabubuhay kay Kristo, hindi natin titignan ang location, ang venue, kung maganda ba o hindi. No? We are not the entertainer of the people, but we are entertaining God in our life by giving praises and glory to Him. As we transform God, no, as we transform us by God in His Word. Kaya nga po, sabi ko nga po, no, kami mga pastor, even the services, even the activities, some activities, no, ang pagbabago hindi natin makikita. It is in us. Kaya nga, to conform our life in Christ, we need to surrender totally, unang-una yung sinasabi ron, no, yung our mind. Ating isip, we cannot, if we are not totally surrender our mind, kung sa bagalo, kalakalati lang. Sabi nga ng Arabic, unos-unos. No? Parang dalawang mukha tayo. Pag sa loob ka, nandun yung kalating isip ko, pag labas mo, iba na naman iniisip ko. Meaning, our mind, no, must be totally submitted to God. Kaya nga po, ano po ba yan, mind yan? Sabi nga dyan, no, this is the center of the battle to control our life. Diba? Ito yung pinakasentro ng laban ng ating pananampalataya, for it is the mind determines how we feel and what we do. Ang isip ang nagdidikta sa puso kung paano natin maramdaman o ano ang gagawin natin. Kasi pag di mo naisip, di mo naman gagawin eh. Diba? Patulad minsan si Ate Julie, pag galit sa kumpanyan niya, parang gusto pumatay ng buhay. Naiisip niya. So, yun yung emotion, galit. Kaya nga, it's determined how we felt, no? Ano nararamdaman natin, yun ang ating gagawin. Kaya ito yung mind. So if we cannot give totally our mind to God, we cannot control these things. That is the reason why
our adversary or Satan na po ang targeting it in our life. Putting lies na po, no? Giving a lot of things, a beautiful things in our sight upang mag-create something in our mind. At hindi po tayo lumago. For that it cannot be believed in them. Ibig ko sabihin, if our mind cannot be totally give or surrender to God, it will control our life completely. Na po, yung sinasabi mo, magulong pag-isip, maging bubuhay ng pa natin. We cannot be completely aware. This is why we are exhorted to set our mind on godly things. Ibig po sabihin, naka-mindset tayo. Kung sinasabi po natin tayo anak ng Diyos, ako'y nabubuhay kay Kristo, ako'y bagong nilalang ang aking isip, naka-mindset sa mga bagay na nais ng Diyos na mangyari sa akin. Po. Yan po yung una, no? Second thing is our emotion. Emotion representing our heart. This is the automatic response to our thoughts, whether or not these thoughts conform to reality. Ibig po sabihin, no, kung anong naisip mo, yun ang idinikta sa ating puso. Automatically, magre-response yung ating puso. Pag naisip mo magalit ka, automatic magagalit yan. Emotion na yan. Kahit maling pag-ibig, minsan nagagawa natin. Pag naisip mo. How many times na ba makita natin, minsan tayo tumatawa, umiiyak, o nagagalit. In a spare of few minutes, dumarating minsan yung pop-up ba minsan, emotion, because of power thinking. Pero minsan, bilang mga anak ng Diyos, bumabawi naman tayo, ay pala anak ng Diyos. That is what we call a conviction. No? Minsan, pagka nakapanood tayo ng mga ibang mga sitwasyon, mga kapatid, minsan matatawa ka na ng sentura niya, sa ganito, no? Minsan, naiiyak ka naman. Yung nakakawa siyang tignan na wala ka nang maitulong, na iniiyak mo na lang. Paano? Yung bisan, napapasigaw ka. Or sometimes, pagka nanonood tayo ng mga drama series, yan, madalas yan, no? Nadadala emotion natin. Diba? Yung mga Korean movie, nadadala ng emotion. No, nagagalit ka, minsan, dapat si Tanggol, binaril niya ang singkin ito. Sabi ng mga batang kaya po, maririnig ko sa kanila. Nadadala sila ng emotion. Po? Kaya nga po, it's automatically response to our thoughts. Kung anong dinikta ng ating apektado ang ating emotion. Kaya kung anong napapanood natin, mga drama series na yan, our mind accept it and the character might be able to be changed in our life. And it will produce a bad emotion or a good emotion. Po, no? Which govern in the entire life of us. We must be controlled of what we think by surrendering all these things. Totally surrender all these things unto us. Third is our will. Ibig ko sabihin dyan, it's how to control our deliberately action. Kaysa pag hindi natin naibigay ang totally will natin sa ating Diyos, kahit mali, nagdi-decision tayo. Ano? Alam mo nang mali. Kaya sabi, yung warning ba, nakita mo na ba yun? Pero ginawa mo pa warning. Wala ka bang sinasabing karapatan para sumunod o hindi? Probably, if our will not be totally surrendered to God, wala yung rights natin to choose what is right. Sarili pa rin natin ang nasusunod. O, no? It is how to control our deliberate action. We choose to act based on what we think in our mind. Po, pagka naramdaman na natin yung kalooban na natin, it will take an action. It will produce two things. Yung sinasabi pong unang-una, ungodly thoughts. Po, produce deeds of unrighteousness. Pagka mali ang ating naisip, para yung nararamdaman mo, it will produce unrighteousness in our life. Or, sinasabi po dyan, next is what we call yung sinasabing godly thoughts. Pag maganda ang inisip natin sa ating kapwa, it will produce, sabi nga po, godly thoughts, meaning result in deeds of righteousness. Puro sa kapurihan ng Diyos ang bibigay natin sa Panginoon. And this is the three things na kung titignan po natin, no? To conform in our life in Christ, we need to observe all these three things in our life.
po yung minds po, yung will and emotion. Ako ba'y naka-align pa rin doon sa pagiging anak ng Diyos? Am I really aligned my life, no? Alive in Christ? Or am I really alive in Christ? Or am I really aligned na sinasabi po natin, being a new creation as a good example in this world to be a followers of Christ? Kaya nga, the question is, how we conform, do we conform our life in Christ? Paano natin i-conform? O iaayon ang ating sarili sa ang ating buhay o sarili nating buhay kay Kristo? Hindi po mababago ang lahat ng bagay yan unless we do our part. Kaya nga po, sabi nga po ng James 2:17 na ang pananampalatayang walang kalapit na gawa, patay sa paningin ng Diyos. Even you're attending a lot of Christian activities, po, no? Even you hear a lot of messages, even you are sitting in the Bible study, if, sabi nga po, our life will not be conformed to the life of Christ, it will not happen. Ano pa muna gagawin? Siyempre, manggagaling yan sa ating pantawa. It will begin in ourselves. Umatin natin kaman kung hindi mo naman ginagawa, ina-act yung pananampalataya mo. Hindi mo ina-apply. O, kaya nga, ganun na lang po ang pamanin kay Apostol Pablo, no? Sa mga tag-Romano. Even to us right now, God is appealing at to us, sabi sa verse 1 doon, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Po, yan po ang panawagan. Maging ang Panginoon, possible to narinig natin ang kanyang tinig sa oras na ito, no? Ialay nyo ang inyong sarili, present your body as a living sacrifice. Ano pong ibig sabihin ng living sacrifice? Yan po'y sinasabing holy and acceptable. The way we live, the way we think, the way we act, na po, dapat po, nabibigyan natin ng kalwalatian ng ating Diyos na buhay. We are desiring and eagerly to know more Him deeply in our life. Di na po kailangan memoryahin, ay may gawain pala. Ay kailangan pala mag-aral, ay kailangan pala magbasa. It will begin to ourselves. Na po, kung kasi pong mayayon ang ating buhay sa ating Panginoon, magsisimula sa atin yan. God gave us a free will. God gave us an opportunity. And sinasabi po natin, no? Pagkakataon na makilala natin siya ng gusto. Pero ang bayabasin naman babagsak sa atin, no? Hindi niya siya pipitasin. Diba? Hindi naman lalago ang alaman niya pag di ko siya dinidilig. Mamamatay siya sa init. So it follows our faith on how we act according to His will. By means of presenting ourselves holy and acceptable to God. Ibig po sabihin, ano po bang ibig sabihin yan? Meron po dapat tayong dedicated and total representation of Jesus Christ. Ibig sabihin, nakikita na ipapabuhay natin ang salita ng Diyos. Sayang po ang pagpapagan natin, pagpunta nyo, magaling pa ng kalipa-iba, no? Magbabas ito, ang init-init. Pagdating dito at paglabas, wala naman nakita ang pagbabago. Sayang. Tapos pagka na doon na may problema na sa tatay mo na yung yung sayang. Bakit? Yung sayang na kanta. Diba? Nandun na, nangyari na. So we need to present our body, unang-una po, holy and acceptable to God, meaning a dedicated and totally representation of Christ. Ipakita na lang natin na tayo anak ng Diyos. Po, pag anak po tayo ng Diyos, hindi na kailangan memoryahin kung anong dapat natin gawin para makapag-conform tayo, mabuhay natin sa Panginoon. Alam po natin, it is the Holy Spirit will guide us, will lead us, will teach us how to grow, na po, no? In our faith. Kaya nga sabi ng Romans 6 verse 4, therefore we are buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even as we also should walk in a new ways of life. No, tayo po, sabagat nalibig na tayo sa kamatayan ng Panginoon. Ibig sabihin, old life has been buried to the death of Christ and we are raised. No? Binuhay na tayo. Binangon tayo muli ng bago upang magbigay ng kanwalatian sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, dapat always
confess this verse. Galatians 2, verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer live, but Christ live in me. And the life which I now live in flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Do not be aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. So ibig po sabihin dyan, no? Dapat po kinoconfess natin that I have been crucified already with Christ. Nevertheless, I will live. But the new life that God has been given unto me, yun ang aking pinamumuhay. Diba? Kasi pagka hindi po nakita yung bagong buhay niya, pag hindi po si Kristo ang ating ang nabubuhay sa ating lagi po nating binibigay ng pagkakataon, no, yung three resources of Satan, yung world, yung flesh, at yung mga devils na nakapahipon sa atin. We just always entertaining them, opening our doors and windows na po upang sirain ang ating buhay. Kaya nga po, to be conformed in life in Christ, magmumula po sa ating sarili. Hindi puro sa mga leader, hindi po sa mga facilitator, hindi po sa pastor na nagsasalita lagi. Lalagi kayo sinesermonan at wala namang nangyayari. Diba? Sa ating magmumula, it begins to ourselves, putting ourselves holy and always acceptable in Christ. Ibig sabihin po, lagi tayong dapat panalo. Hindi tayo talunang anak ng Diyos. O, no? Ayan nga, laging may mga verses na yun, eh. 4-4. Yung mga problema na overcome na natin yan, sabi ng Panginoon. Kasi andyan ang Diyos. Siya ang gagawa ng lahat. If we are really conforming our life in Christ, no, magiging matagumpay ang lahat ng laban ng ating buhay. Always crucified our life in Christ. Nevertheless, I will live, but Christ lives in us. So it begins in ourselves. Second things, syempre, it begins our mind or our attitude. Nagsimula po sa ating sarili yan. So we present, Lord, eto na po. I want to renew, I want to transform continuously in your presence, but oh, renewed my mind. Verse 2, sabi niya, no? And do not conform to this word, but be transformed by renewing of your mind. Ibig po sabihin, magmumula yan sa ating isip. Pag hindi natin inisip na mababago tayo ng Diyos, it's a matter of faith, po, wala pong mababago sa atin. Yung iba kasi takot mabago because maybe there are something they cannot surrender. Lord, sige, kunin mo ng lahat sa akin, huwag lang ang aking bulsa. Ganun, no? Lord, kunin mo ng lahat sa akin, huwag lang aking pagsisiesta ko. So may mga reservation. No? Kaya nga po, pag hindi nagsimula sa ating isip na madikta ang tama sa ating puso, wala pong pagbabago. We cannot conform our life to Christ and there is no transformation. Kaya nga sabi sa verse 2, do not conform to this world but be transformed by renewing of your mind. Ibig po sabihin yan, by not conforming to the pattern of this world. Kalimutan na natin yung mga naranasan natin sa mundo. Gudong araw, nansa'yo ng buhay ko. Araw-araw may pera ako. Araw-araw kumakain ako ng may libre at meron pa akong sukli. May sukli pa ako. Ang tatay, sukli mo. Nakain kang lugaw. Doon kayo kabisi. No? Sa Manila, kakain ko maraming lugawan doon eh. Tapos bigyan ka pa sukli. Pagsakay mo ng jeep, ganun ka lang, libre ka na. Diba? Pero hindi yung buhay natin eh. Kung titignan lang natin, no, kung makikipag-conform ka to the pattern of this world, you will give your life to Satan. Yayaman ka rito. Naalala ko tuloy yung isang ka-flatmate ko. Sabi niya, alam mo, pastor, nagka-pera ako eh. Nanalo ako sa sugal. Kasi bakit? Inalay ko yung buhay ko kay Satanas eh. Sabi niya, totoo naman yun. Nagka-pera siya, nagkasasakyan siya. Pero later on, sabi niya, may nakawila at yun. Kaya naisip niya mag-approve. Kilala mo yun, no? Dito sa Snow White, itaposes doon.
yung kay Brother Joseph, kay Pastor Joseph. Ano sa namin ng pasister? Oh, yun. So hanggang to, sinundan siya ng tatlong devil. Kakakapatner ko siya sa partition, manipis na yung plywood namin. Kaya niya akong dumutin sa kalin kasi yung kapatid niya, sila kanyang ganin ang ate. Kasi bakit nakipag-confirm siya sa mundo? Gusto niya yung maman eh. For later on, yun nga po, no? May God sa purpose, na possess niya. So dumating na doon ako, sabi niya, gusto ko lang kausapin si Pastor Cesar. Ang bira, daming kakausapin ito, ako pa. Eh, takot siya, malakas eh, kasi yung kapatid niya, yung kilala ko, siguro kung nakita mo yung lifeguard ng, ano, ng dyan, may, ano, beach, no? Oh, 45-11 yun, laking tao, kasama namin yan eh. Idupuan niya, sinakal niya rito, pero yun nga siyang ganun, laking tao, malakas, basta malakas. Tinawag ko yung si Pastor, punta ka rito, yung mga tao mo rito, nagkakagulo. So ganun kasi, hanggang later on, na sinama namin si Pastor Ray, yung sa Allied Christian Church. No, kilala mo yun. Yun. So nag-preach kami ito, nag-pray kami ito. Ano wala naman, later on, sabi nga niya, alam mo Pastor, nakipag-confirm kasi ako sa pattern ng mundo. Gusto ko yung maman eh. Hanggang dito, sinamahan nila ako. Tatlo silang malalaking mga negro. Ayan, nasa tabi ko nga, oh. Tinitignan nila ako. So, ganun po, no? Kaya ganun eh, no? Kaya nga sabi ko nga, no? It will not begin in our mind. If our life will be changed, our mind will not say that I'm a child of God, papasukin at papasukin. Sabi nga, isang demonyo yung lumabas, pito ang babalik. Ganun po, no? Kaya nga, by conform to the patternless word, ito po, ibig sabihin, dito po, no? Kapag ka nakipag-conform po tayo, hindi tayo lalago. Posibleng magiging masaya ka temporary. Pero later on, sisiginin din tayo. Later on. Kaya nga sabi po ng 1 John chapter 2, verse 5, na 52-57 din, bakit po dapat din po tayo makapag-conform? Sabi niya, no? Do not love the world of these things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is for the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. So there is a three characteristic of Satan in this world. Ano? Kapag ka tayo, nakipag-conform na tayo, nakiayon na tayo sa takbo ng mundong ito, darating na po yung sinasabing lust. Hindi lust of your life later on. Apat yan eh. Later in lust of your life. It's yung huli lang yung buhay na. Hindi yung pagnanasa. Huli lang yung buhay, yung huling hininga mo. Imbis na kunin ka ni Satan, kukunin ka na ni Lord. Ibig sabihin, andito yung lust of the flesh. Lust of the world, no? In the world, sabi nga, for all is in the world, no? Lahat na nasa mundo rito. Ando lang yung pagnanasa. Pag nagutom ka, ang sarap kumain. No, mura lang, no? Eat all you can. Pero later on, sa lust of your life, tuba sa mga sugar mo, cholesterol mo. last mo na rin yun. Last mo na pagkain. So, kaya nga, andyan in last, no? Oh, at the same time, pagka nakita mo mga gandang bagay, matitempt tayo. Pag tayo pupokus dito. At pagka dumating na, na umasensya at gumanda na ang buhay mo, nakilala ka na, magkakaroon ka na ng pride. Diba? Nasasabi mo na, puro ako na, ako na, ako na. Ako na ang gumawa niyan. Ay, kula naman ako, hindi naman makakarating dito yan eh. Mga ganun na. No? Ito pa yung three characteristics. Because if we are conforming to the pattern of this world, yun po yung magiging attitude ng bawat tao, even the Son of God. Kaya nga po, we need to be transformed by renewing our mind. Kaya sabi sa Colossians 3:1-4, no? Paano po, no? Always, sabi niya, if then you raise with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, on the things not on things on the earth, for you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. So, kaya nga po, transforming of renewing our mind, ibig po sabihin, it's a matter of our participation. Ibig sabihin, dapat lagi tayo nakapokus.
This is how we shape our attitude. Paano binabago, sinishape ang ating attitude? Po. Pag nire-renew natin o nire-renew ng Diyos ang ating buhay, we give totally our mind to God, it will shape our attitude to the righteous things, to the holy things. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, no? Do not conform, but transform of renewing of your mind. This is how God shape us. Na po, no? Kaya nga sabi dyan sa Philippians 2, verse 1 to 8, medyo mahaba. Therefore, if there any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy, being like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Yun po yung natutuwa si Pablo, no? Yung dinidesign niya. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness, mindless, each esteem others better than himself, that each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. 5. Let this mind be in your which was also in Christ Jesus. 6. We being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Verse 7. But made himself of no reputation, taking the form of bondservants and coming in the likeness of men. And last verse, and verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. And this is how we shape our attitude. Kung paano sinishape, kasi unti-unti, binabago, ayon sa kalooban ng Diyos. At the same time, how we place our mind dictating our heart. Ito po, no, paano yung nilalagay ang ating isip, paano idikta, dikta ng ating puso. Kasi sabi nga po, ang isip pa nang didikta. If our mind does not shape to the right word of God, po, hindi po may didikta ang tama rin sa ating puso. Kaya sabi ng Matthew 6, 19-21, sabi niya, do not lay up yourself treasure on earth where moth or rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up yourself treasures in heaven when neither moth nor rust destroys and where thieves do not break it and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nga po, dapat talaga na alam natin ilagay ang ating isip kung saan. Ilagay natin ang isip sa ikalalago ng ating pananampalataya. Though that this is a material thing so titignan natin, no? Pero spiritual yan, pinag-uusapan yan. Yung paglago natin. Kapag ang ating isip inilagay natin sa mga mundong ating nakikita, idedikta nito yung mga makabunduang bagay sa ating buhay. Kaya nga po, it begin sa atin, no po? Sa ating buhay, mangyayari po yan. And it begin in our mind or attitude. Magsisimula po sa ating isip so that magsisimula rin sa ating kalooban. It begins in our will. Verse 2b, sabi, that you may prove what is the good and perfect, or acceptable and perfect will of God. How do we know the perfect will and acceptable will of God in us? Diba? Kung hindi natin binibigay totally, o hindi magsisimula sa ating kalooban. Ibig po sabihin, we need a total submission, surrender to the will of God. Lord, ang kalooban muna. Kaya nga lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng ating iniisip, pinaplano sa buhay, always acknowledging God in our presence. Kaya nga Proverbs 6 at 3 verses, no? Acknowledge Him in all thy ways, He will direct your path. Because God is only the one who can change our will. Siya lang makakapagbago nito. We cannot try to change our will by our own willpower o sa ating kakayahan o kalakasan. But we will, dahil ang magiging resolve nito, tayo ba'y mabibigo. So kaya nga po, kailangan nating totally surrender ang ating kalooban. Paano po? Siyempre, by spending time on Him. Okay. We are always busy to the kingdom, but to the King, we don't have time. Mas bigyan natin ng oras ang King kaysa sa kanyang kaharian. Masarap mag-enjoy sa loob ng kaharian ng Diyos. Pero pagka wala naman yung presensya ng Diyos sa kanyang kaharian, useless. Punta ka sa palas, masaya, no? Pagka napunta ka niya. Pero pagka wala naman yung hari, hindi ka na-appreciate. Wala rin. Malulungkot ka rin.
bakit ganun, nandito ako, hindi ko naman siya makita. Kaya nga po, no, totally surrender to the will of God. Meaning po, no, siya po ang makapagbabago lang ng ating kalooban. We cannot try to change our will sa ating kakayahan dahil mabibigo lang po tayo. But we need to surrender our will by spending time in Him. Sa pag-aaral po ng kanyang salita on how we change our thinking na po, our ways as well. By surrendering all these things to the will of God. Kaya ang sabi ng 1 John chapter 1, verse 17, and the world is passing away, and the last of it, but he who does the will of God abides forever. Sino bang gumagamit? Paano po? Bakit po? Because it can produce good works. Kapag ka po tayo patuloy na isinabit ang ating kalooban sa Diyos, ibig sabihin, puro po victory ang mangyayari sa mga plano natin, mga decision natin. It will produce good works. Ephesians 2, 4, verse 29 na po. Let no corrupt and proceed of your mouth, but what is good for necessary edification that is may impart grace to the hearer. So, ibig sabihin po, no, kapag ang ating kalooban ay ating totally sinurrender sa Diyos, lumalabas sa ating mga labi puro pagkapala sa mga tao. Yan po, no. Galatians 4, verse 5 to 6, sinasabi po dyan, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always with grace, season with salt, that you may know how you ought to answer each one. Kaya nga po, kapag ka ang ating will ay totally surrendered to God, po, ano bang mga katanungan na makakasama natin, we can give the right answer unto them. Po, meron sinasabing benepisyo sa mga tao. At the same time, it can produce as well an action. No, ito po yung mga action. No? Kaya nga sabi, only your right conduct, and let your conduct, sabi niya, no? Be worthy of gospel of Christ, so that whether I came and see you or I am absent, may hear of your appeals, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So, it will produce good action. Ibig ko sabihin po, no? Lahat ng action natin, unang action natin is to have passion to the lost souls. Magkakaroon tayo ng awa doon sa mga tao mapupunta sa impyerno. Maiisip natin ngayon, kawawa naman to, especially our loved ones. We don't want them to go, no? To hell. Madistin sila ron. Kundi, pagiging action natin ay pag-ibig to share the gospel. Ito po yung how we conform our life in Christ. And it's a matter of transformation, no, po, ang pagbabago sa ating isip. At mangyayari lamang po ito, no, if you know how to our faith according to His will. Kaya nga po, in conclusion, makita po natin dyan, to have a conformed life in Christ, we must start the day by yielding, una-una po. Pag sinabing yielding, no, parang merging ourselves, our mind, our will to God, to Christ. Now, we need to present to Him daily a total transformation or transformed life with Him. Yung talagang makita, iba tayo kesa sa mga anak ng nasa mundong ito. Ready for to be used by His glory. No? Apo, kaya nga po, ito yung intent ng ating Panginoon for each and every believer being a follower of Him. We need to keep continuous learning and keeping growing and keep changing our own life long because we're representing our Lord Jesus Christ to this world. That is why, kaya nga po, ibig sabihin niya, no? What we believe should determine how we behave. Again, sabi niya po ng Romans 12:2, and do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will